Yo, what's up sa inyo mga kabalita? WB muli. At yun, tayo muli nandito sa ating video reaction o sa ating news reaction na kung saan nandito tayo muli sa Pinas News Insider. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At eto na mga kabalita, just in, kamay na bakal ni PBBM at PRRD. Sanib pwersa na, tiwaling opisyal sa palasyo, bubuwagin na. At yun, i-play na natin kung anong nilalaman mga kabalita. Samantala, naniniwala naman si Speaker Martin Romualdez dahil sa mataas na interes ng ilang mga globe. At yun, i-play na natin mga kabalita. Samantala, naniniwala naman si Speaker Martin Romualdez dahil sa mataas na interes ng ilang mga global leaders sa Davos, Switzerland, kaugnay sa Maharlika Investment Fund na pinakilala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga world leaders na sa isinagawang Philippines Country Strategy Dialogue at dito nakita ang maraming interest. Sinabi ni Romualdez na ang swift passage ng House Bill No. 6608 ay nagtatatag ng Maharlika Investment Fund na pinagana ng Pangulo at ng delegation ng Pilipinas na i-take advantage ang mga oportunidad na magdudulot ng positibong development sa ating bansa. Mm-hmm. Malaki din ang maitutulong ng Maharlika Investment Fund para mapondohan ang mga infrastructure projects sa ating bansa. Nagkausap sa telepono sina National Security Advisor Eduardo Anyo at United States National Security Advisor Jake Sullivan dahil sa ilang usapin. Anya sa White House na tinalakay ng dalawa ang pagpapatibay pa ng alyansa ng Estados Unidos at Pilipinas. Pagtitiyak din anya ng dalawang opisyal na mananatiling magandang samahan ng dalawang bansa. Siniguro din ang mga ito ang pagtutulungan para sa maayos na anumang usapin. Magugunitang kamakailan lamang ay tinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Secretary Anyo na maging National Security Advisor bilang kapalit naman ni Professor Clarita Carlos. Pat na sigurong gawin mong parte ng iyong gabinete si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang panawagan ng marami sa ating mga kababayan matapos nga di mo nang hindi nila maintindihan na nangyayari ngayon sa kasalukuyang pamahalaan na pinamumunuan ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero bagong lahat mga kabanat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, huwag mo nang patagalin yan. I-subscribe mo na yan at huwag mo nang kalimutan i-click ang notification bell para mas mag-i-update ka palalo sa lahat pa ng banat videos na i-upload namin. At yun na nga mga kabanat, gawin mong advisor ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang naging panawagan ng marami sa ating mga kababayan sa kasalukuyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil ayon di mo na sa kanila ay hindi na daw di mo nila maintindihan ang nangyayari ngayon sa pamahalaan dahil mali-maling mga tao daw kasi ang pinagkakatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Banat pa di mo na nila ay kaya daw di mo na nila piniling iboto at suportahan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong nagdaang nalalan kasi akala daw di mo na nila ay gagawin niyang maayos ang bansa at gagayahin niya pamamaraan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaya naging maunlad ang kanyang pamamalakad noong panahon pa niya. Pero sa nangyayari ngayon sa kasalukuyang administrasyon ay parang kabaliktaran daw di mo na nangyayari. Wala naman daw di mo na silang ma-question na performance ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanila lamang di mo hindi maintindihan at kung bakit kung sino-sino at hindi mapagkakatiwala ang mga tao ng pamahalaan ng kanyang pinagkakatiwalaan. Dagdag pa di mo na marami sa ating mga kababayan ay ito daw talaga di mo ang eksaktong nangyari sa kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Edrin Marcos Sr. na halos lahat ng kanyang pinagkakatiwalaan noon at tinuring na kaibigan ni siya rin mismo ang dahilan kung bakit siya dapat kasi nagpabagsak sa kanyang pwesto. Kaya naman pa na wag na marami sa ating mga kababayan ay dapat magising na daw di umano ang kasalukuyang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas at kanya na di umano maisip na dapat na siya maging pihikan sa pagpili ng mga tao upang sa ganun ay hindi na siya matulad sa nangyari sa kanyang ama noon. Kaya naman nang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samat sa aming komento mula sa marami sa ating mga kababayan at maraming nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang hineng at komento sa mundo ng social media. Ha, hais, wala na tayong magagawa pa kasi nandito na ang problema kaya dapat na lamang nating gawin dito ay mag-isip kung paano marisolba ang problema sa ating mahalabayan. Pero kung ako ang tatanungin, isa lang talaga ang
iisip kong solusyon sa lahat ng problema natin sa ating mahal na bayan. Dapat ilagay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte sa kanyang gabinete. Ang pinaka-perfect niyang gawin dito ay gawin niyang advisor si Duterte. Kasi kung si Duterte ang kanyang advisor, ay for sure na lahat ng kanyang magiging desisyon ay magiging tama. Kasi alam naman natin na talagang sobrang galing ni Pangulong Rodrigo Rua Duterte na leader. Siya lang talaga ang nag-iisang presidente na ginawang lahat na kanyang makakaya para lamang maging maayos ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino. At lahat ng kanyang desisyon ay hindi para sa ikabubuti ng kanyang sarili, kundi para sa ikabubuti ng ating mahal na bayan. Naging sobrang mababa ang criminal case sa ating bansa at mas lalong halos mawala na ang kaso ng illegal na droga sa ating mahal na bayan. At ang lahat ng iyon ay dahil kay dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Kaya kung gusto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mas lalo pang umunlad ang ating mahal na bayan, ay dapat gawin niyang advisor si dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Hashtag Duterte is back. Sa naging komento na ito na marami sa ating mga kababayan ay talaga naman nagusto na nilang maging advisor ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte, dahil ayon din sa kanila ay talaga naman daw na sobrang fit na fit si dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte sa posisyong advisor, kasi mapapayuan niya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa lahat ng kanya magiging desisyon upang sa ganun ay magiging tama na ang lahat ng kanya magiging hakbang sa pagpapaunlad ng ating mahal na bayan. Dagdag pa di mo na nila ay kung hindi daw di mo na ito gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at magpapatuloy lamang siya sa kanyang ginawa ngayon na pagpili ng mga mali-maling tao ay hindi daw di mo na malabong mangyari na maulit sa kanya ang nangyari sa kanyang ama na halos lahat ng kanyang pinagkakatiwalaan ay iniwan siya sa ere at inilaglag na siyang naging dahilan kung bakit dati ay pinatalsik or napatalsik si dating Pangulong Ferdinand Edrin Marcos sa kanyang posisyon. Kaya naman para maiwasan ito ay kailangan niyang ng kapangyarihang Duterte upang sa ganun ay maging wais ang lahat ng kanyang magiging desisyon sa pagpili ng mga taong kanyang itatalaga sa bawat importanteng posisyon sa ating mahal na bayan upang sa ganun ay hindi na malagay pa sa mali-maling tao at hindi na malagay pa sa langganin ng kinabukasan ng ating mahal na bayan. Yung kabaitan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sinamantala na nga ba? Tinatanong po. Kayo, anong tingin ninyo? Sinamantala nga ba siya ng mga negosyante o kung sino man? Lalo na ko sa usapin ng mga pagkain at kung ano-ano pa. Malama. Ako nakikita ko, sinamantala na, nakikita ko parang may umaabuso sa kanya. Mama. May umaabusong sektor, lalo na mga negosyante. Kasi itong usapin ng tungkol sa itlog, tungkol sa sugar, tungkol sa sibuyas na walang katapusan, at iba pang mga smuggling item. Negosyante ho at may kasapakan sa gobyerno eh. Inaabuso na nila, sa tingin ko, ang kabaitan ng ating Pangulo. For the past 6 months, or going 7 months na tayo pagdating ng January 30, 7 months na ang ating Pangulo as President. Kasi umupo siya June 30, noong 2022. So, ang dami hong sinasamantala eh. Pero, meron pong limitasyon at may hangganan ang mga kabaitan yan. Hindi natin alam kung hanggang kailan yung kabaitan yan ng Pangulo. Dahil kasi, mismong si Senator Amy Marcos, ang super ate, ang nagsabi niya, magalit ka na. Magalit ka naman. Sinasabi na rin niya sa kapatid niya. Inaabuso na tayo ng mga traders, ng mga negosyante. Sinabi na yan ng super ate. At yan inababasa rin ng Office of the President ang maraming nangyayaring mga balita na naglalabasan sa mga legitimate na mga media man. Okay? Na naghahatid ng mga balita. Kasama tayo doon kasi po araw-araw nasa television at radyo tayo at nandito sa social media. So nakakarating sa Pangulo yung mga hinaing ng taong bayan na nagiging biktima ng sa tingin nga natin, siguro yan din ang tingin ninyo, inaabuso yung kanyang kabaitan. Kaya sabi ko nga, may limitasyon, may mahangganan, malay nyo, dahil sinabi na ni super ate ng Pangulo, Amy Marcos, Senador, na magalit ka na. Magalit ka naman dahil inaabuso na tayo ng mga negosyante at kawawa naman ang consumer ng Pilipino. Malay nyo, dahil nagbiyahe lang, baka pagkagaling ng Europe or pagbalik papunta ng Japan, tapos ilang araw lang babalik na dito, baka dyan na ho talaga ipakita ang kamay na bakal. Ibig sabihin, pagpapatupad ng batas, di ba? Huwag natin kalimutan yung July 25 State of the Nation Address. Anong sinabi ng Pangulo doon? Rule of law. So, alam niya, may mga batas dapat umiral. So, ibig sabihin, yung umaabuso, nagsasamantala sa kanyang kabaitan at magsasamantala sa taong bayan, batas papairal. Yan ang inihintay natin. Sana iparamdam ng Pangulo ang sinasabi niyang rule of law. Pagpapairal ng batas. Ayan. Okay? Kayo, ano niyo masasabi sa iso niya? Talaga bang inaabuso na siya ng ibang sektor? At panahon na ba talagang ang Pangulo ay magpakita na ng
galit, kung hindi man galit, ay direktibang magpapatupad ng mga batas na walang sasantuhin, nasa pribadong sektor man ito, or kakampi sa gobyerno, kasapakat. Kasi alam nyo, ang smuggling, may kasapakat yan. Ang smuggling, smuggler, meron niyang kasabwat. Hindi maglalakas ng loob ang mga negosyanteng involved sa illegal na pagpapasok ng kargamento kung walang nagbibigay ng proteksyon. Kung walang kasapakat. Bago nag-import yung mga yan, bago nag-decide na magparating na kung anumang produkto, malawakan din ang kanilang mga meeting at paghahanda. Plano. Hindi ho yan pag-ising sa umaga, mag-import ako bukas. Hindi ganun. Mahabang proseso yan. Inaalam nila kung sino ang dapat na makapagbibigay ng proteksyon, sino ang magiging hadlang sa kanilang negosyo. So, planado yan. So, ibig sabihin, ang mga smuggler na ilang mga negosyante, hindi ko nila lahat, na umaabuso, may kasapakat yan sa law enforcement agency at ahensya ng ating pamahalaan. Maaaring may kasapakat yan taga-customs, maaaring may kasapakat yan taga-Department of Agriculture, kasi ang DA ay nagbibigay ng import permit. Kung walang import permit, illegal talaga yan. Eh, yung iba may import permit, legal yung pag-import pero sinisingitan ng palaman. Halimbawa, ang sinabing import, o mag-import ka lang ng 10 tonelada ng sibuyas, aba, ang ginawa ng negosyante, 20 tonelada yung pinadala. Di yung 10, sabit. Yung 10 ay illegal. Yun, smuggling yun. May kasapakat. Tama yung sinabi ni Estrelita Herosi, may kasapakat yan. Sabi naman ni Susan, pera-pera talaga, Sir Michael. Nakita mo? Itong dalawang ito, halos parang nag-uusap eh. Yung mga pananaw nila, totoo yan. Ako, hindi na aking paniniwala. Hindi magagawin ng mga negosyanteng may kinalaman sa illegal na mga plano na activities kung walang kasapakat, walang protector. Tama. Walang pera involved. May sabihin, kung walang pera, hindi yung gagalaw. Pera-pera ang ginagawa nila. Tama yun. Eh, alam nyo kasi, mahirap ang buhay sa totoo lang. Ho. Maraming Pilipino, hirap ang buhay. Tapos na yung Paskuhan, tapos na yung may perang pansamantala. Ngayon, January, or yan, ano ba yan? Inventory ng mga negosyante. So, mauubos na yung perang na pamaskuhan or 13 month mga manggagawa. Ay itong pataas na mga bayarin na binanggit ko na noong karaang mga araw, oras, ang dami. Ilaw, power, di ba? Pamasahe, kung ano natataas. O, di ba? Pagkain. So, eh kung hindi makukontrol at sasamantalahin ng mga smuggler, magkaroon ng mga smuggling item, di ba? May kasabwat yung mga yan. May kasapakat. At inuulit ko, pwedeng taga-customs, pwedeng taga- Department of Agriculture. Hindi yan magagawa nilang walang kasapakan. So sana sa pagbabalik ng Pangulo at kayo pong mamamayang Pilipino, hindi lang ang 31.5 million na bumot sa Pangulo. Lahat tayo mga Pilipino, kayo bumoto man o hindi, tapos ng eleksyon, dapat tumutulungan natin ang Pangulo. Kung sa palagay nyo, manawagan kayo na i-challenge nyo ang Pangulong gamitin na, ga-implement na ang mga batas, kamay na bakal laban sa mga abusado, bakit hindi? Kasi tayong consumer at maliliit na consumer ang apektado nitong smuggling item at ng mga smuggler na paulit-ulit ilang dekada na ginagawa ito. So, yan ang tanong natin. Kabaitan ng Pangulo? Inasinamantala na nga ba? Ayan, sagot po kayo at nasa inyo po ang kamalayang. At yun na nga mga kabalita natin na kung saan ito nga, no, yung nais nga gawin no, ng Pangulo na maging advisor nga itong si Duterte. At ito nga mga kabalita natin ang sinasaad dyan sa ating natunghayan dito mga kabalita natin na kung saan nais na nga marami gawing advisor nga ni Pangulong BBM itong si dating Pangulong Duterte. Isa yan sa mga nais no, ng nakararami mga kabalita natin. Tila ba mga kabalita natin magandang partnership nga ng dating Pangulo at syempre ang nakaupong Pangulo. No, kung magiging advisor nga ni Pangulong BBM itong si Duterte. Yan ang isa sa mga nilahad dyan. At ito pa mga kabalita natin na kung saan yung pag-abuso sa kabaitan ng ating Pangulong BBM nga mga kabalita natin na kung saan inaabuso ng mga traders no, yung mga nag-i-smuggle ng kontrabando nga nila para syempre pataasin yung presyo o talagang yung mga mamimili o yung sambayan ng Pilipino o yung mga Pilipino maghirap no sa pagbili no ng mga pangangailangan nga na pangunahing pangangailangan nga no pinapataas nila ang presyo nitong mga smuggler o yung mga syempre mga negosyanteng talagang mandarambong o mandurugas nga mga kabalita natin na sinasamantala yung kabaitan ng ating Pangulo.
Yun lamang mga kabalita natin. At yun mga kabalita natin, sa mga nais magkomento dyan, eh, pwede kayo magkomento sa ibaba ng nais nyong ikomento. At yun mga kabalita natin, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyong pagsubaybay at pagsuporta sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo sa mga nagsusubscribe. At nagpapasalamat tayo palagi sa Pinas News Insider. No? Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli nating pagkikita mga kabalita.